Hello mga palalabs! Ngayon po ay gagawa tayo ng 3 ingredients homemade chocolate. Tara na po at samahan niyo muli ang inyong mommy love sa paggawa nito. Sa isang malinis na mixing bowl, sasalain lang po natin ang ating 1/2 cup or 50 grams ng powdered sugar or icing sugar. Sa mga magtatanong po kung pwede ang granulated sugar, medyo sa parting ito mga palalabs ay hindi po, dahil ang kailangan po nating ma-achieve ay mabuo yung ating gagawing chocolate. Salain rin po natin ang ating 1/3 cup or 40 grams ng cocoa. Then, i-mix po natin ang ating 2 dry ingredients. Para po sa ating pangatlong ingredient, sa isang malinis na mixing bowl na pwedeng-pwede pong mainitan, kung wala po ay pwede naman pong gumamit ng maliit na kaserola. Maglalagay po tayo ng 1/2 cup or 48 grams ng vegetable shortening. Gagamit po ulit tayo dito ng double boiler, bali yung ating mixing bowl po ay ilalagay po natin sa pinakaibabaw ng isa uling kaserola na medyo maliit. At dito po ay hahayaan nating matunaw ang ating shortening habang ito po ay pinaiinitan nung nasa ilalim nating kaserola. Ang lakas po ng apoy nito ay medium-low heat. Then kapag na-melt na po ng tuluyan ang ating shortening, ay ilalagay na po natin yung ating mga nasalang dry ingredients kanina. Dito nga po pala mga palalabs ay pwede nating isubstitute ang ating vegetable shortening ng lard na madalas na available po sa mga palengke. Napakasimple lang po ng proseso. Ihahalo lang po natin ang tuluyan ng ating mga dry ingredients sa ating na-melt na shortening. Napaka-importante rin po ng ating gagamitin ritong cocoa. Mas magandang klase, mas masarap po. Depende po talaga ang lasa sa ating gagamitin cocoa. Ilang minuto lang po ang lilipas ay matutunaw na po ng tuluyan ang ating mga dry ingredients at hahalo na po ito sa ating shortening. Then ito po ay isali natin sa isang malinis na lalagyan. Much better po yung ganito para po mas madali po natin itong mailagay sa ating mga molder. Ang gamit ko po dito ay silicone molder na may iba't ibang shape po ng mga prutas, pero depende na po sa inyo kung saan nyo isasalin or kung anong klaseng shape ang gusto nyo po sa ating chocolate. Kung wala po kayo nito, ay pwedeng-pwede nyo pong gamitin yung mga ice tube tray. Pwedeng-pwede nyo po yung gamitin kahit hindi po yung silicone, dahil medyo makapal naman po yung pagka-plastic nun, hindi po yun basta-basta matutunaw. At kung tatanggalin nyo naman po, igalaw-galawin nyo lang po, matatanggal po talaga ang ating chocolate dun. Pwedeng-pwede rin po kayong maglagay ng iba't ibang nuts, sprinkles sa ating chocolate. Galaw-galawin lang po natin ito ng kaunti nang sa ganon sumiksik hanggang pinakailalim yung ating mga chocolate. Then palamigin po muna natin ito bago natin ito ilagay sa ating ref. Pansinin niyo po ito mga palalabs, hindi ko po ito inailalagay sa ating ref pero medyo namuuna po yung ating mga chocolate. After 15 minutes po sa ating ref, heto na po ngayon ang ating chocolate. Mas matigas at firm na po talaga. And tcharam! Heto na po ang ating chocolate made of 3 ingredients only. Sana po mga palalabs, ito po ay inyong nagustuhan at pwedeng-pwede na po tayong gumawa ng ating mga chocolate. Pero syempre, depende pa rin po ang lasa sa ating gagamiting mga ingredients, especially po sa ating cocoa. Sa mga magtatanong po, ang gamit ko pong cocoa dito ay Dutch. Ngayon naman po ay i-check na natin kung magkano nga lang po ba ang ating ginastos dito sa ating homemade chocolate. Sana po ay mayroon uli kayong natutunan ngayon kahit kaunting kaalaman. Maraming salamat mga palalabs! Hanggang sa muli po nating pagluluto!